Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito pong muli ang panibagong kwentong aming hatid para sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Kapwa bigo sa pag-ibig at tinakasan sa araw ng kanilang kasal. Magtatagpo sa pambihirang gabi at magaganap ang hindi inaasahan. Magtatagpong muli at lalabas ang isang lihim na hindi nila magugustuhan. Ang kwentong ito ay pinamagatang Just Mary, a Stranger in Bed. Tunghaya na po natin ang unang bahagi. Sa Boracay, Alvin walked along the shore holding his third bottle of beer. It was 11 in the evening and the beach party was starting to go crazy. Napapailing na iniwan niya ang nagkakasiyahang mga turista roon. Hindi niya gusto ang maingay na crowd. He wasn't supposed to be there. Actually, he was. All the accommodations of the resort were free. It was supposed to be a wedding gift from his mother. He was supposed to get married to a daughter of a businessman. Unfortunately, a man fought for his love for Marinelle, the woman who he's supposed to marry. May panghihinayang siyang nadama. When he saw Marinelle in person, he was captured by her beauty and guts. She was a tough woman, but she belonged to somebody else. Hindi naman siya nasaktan kung hindi man siya ang napili ng babae. It was an arranged marriage. Ang ama lamang nito ang may nais na ipakasal ang anak sa kanya, kapalit ng 10% ng shares of stocks ng Next Alliance Group. Ibinenta ng dating stockholder ang 10% sa kanya at nalaman iyon ni Ronilo Ignacio. He wanted the stocks too. Kapag binili niya iyon, 80% na ang stocks niya. In return, he wanted to marry Ronilo's daughter. But Ronilo's backed out. Aside from that, the CEO of Republican Development Bank came to his office and warned him. He said that Marinelle was already his. Love. Hindi niya napigil ang mapangiti. Hindi niya mahal ang babae, kaya hindi rin masakit sa kanya kung hindi siya ang napangasawa nito. Nakuha rin niya ang dagdag na 10% ng Next. Gayunpaman, natutuwa siyang sa isang tulad ni Phil Celestino na punta si Marinelle. Hindi na masama ang ipinalit nito sa kanya. Nasa resort siya upang gamitin ang accommodation. Masyado kasing nanghihinay ang kanyang ina na sa nagastos nito. May pagkakuripo talaga iyon. Siya na isang mayamang negosyante. Reregaluhan ito ng Boracay trip para sa kanyang honeymoon. Lalo siyang napangiti. His mother was really amusing. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makalayo na siya sa mga nagkakasiyahan. He preferred to go to silent spot to spend his time. Tomorrow, he would fly back to Manila and get his routine back. Work, work, and work. Hindi niya namalayang masyado na siyang napalayo sa paglalakad. Mangilan-ngilan na lamang ang mga taong nakikita niya sa beach. Tila katulad niya, nais din ng mga ito ng katahimikan. Hindi na rin masyadong maliwanag sa lugar na iyon. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan. He sat on the sand and watched the sea. Ayos na rin sa kanya ang nangyari. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakapagbabakasyon. Tama lang na ipilit ng kanyang ina sa kanya ang pagpunta roon. He badly needed to rest. He watched some couple playing in the water. He watched some teenagers having fun around bonfire. He was enjoying himself just by watching. And then, he saw her. Christy blinked her tears away and drank another bottle of beer. She wanted to forget. Hell, she wanted to die. Living only made her miserable. That day was supposed to be her honeymoon. But she was on the resort alone and the honeymoon wouldn't happen. How could there be a honeymoon if her wedding didn't even happen? She was dumped by her fiancé. Actually, she dumped him.
Kinasal na sana sila ni Carl na 6 na taon na niyang naging nobyo. Ngunit hindi natuloy iyon. Siya ang umayaw. Siya ang hindi pumayag na ituloy ang kanilang kasal. Hindi niya maatim na magpapakasal sa lalaking may dapat ng panagutan. 2 linggo bago ang kasal, may babaeng nagpunta sa bahay niya. Si Janine. Buntis daw ito. Nakiusap itong huwag niyang ituloy ang pagpapakasal. Kay Carl sapagkat dinadala nito ang anak ng mga ito. Hindi siya naniwala nung una. Alam niyang hindi yun magagawa ni Carl sa kanya. Matagal na silang may relasyon. Alam niyang mahal siya ni Carl at hindi dito magagawang pagtaksilan siya. But Janine insisted she was saying the truth. Nangako daw dito si Carl na pananagutan ang dinadala nito. Ngunit nabalitaan na lamang daw nitong ikakasal na si Carl sa kanya. Wala raw nabanggit si Carl. Nagsimula siyang kabahan, ngunit pinili niyang panindigan ang kanyang paniniwala. Hindi rin naman hinayaan ni Janine na isipin niyang naninira lamang ito. Pinakiusapan siya nitong tawagin si Carl at papuntahin sa bahay niya. Nais ni Janine na magkaharap-harap silang tatlo. Malakas ang loob niyang gawin ang nais nito kahit pa sa likod ng isip niya ay kinukutuba na siyang may masamang mangyayari. Tinawagan niya si Carl at pinapunta ito sa apartment niya. Agad na pumayag ito. When he came, her everything fell apart. Nasa mukha nito ang pagkagulat na makita kung sino ang kasama niya. Namutla ito at siya naman ay hindi napigilan ang pagbagsak ng mga luha. Janine was saying the truth after all. Sa bibig mismo ni Carl lumabas ang katotohanan, ito nga ang ama ng dinadala ng babae. Everything happened so fast. The wedding was off and her dreams were shattered. Gusto niyang ipagdamot si Carl noong una. Mahal na mahal siya nito at hindi ito basta pumapayag sa ginawa niya. Ngunit hindi niya maatim na siya ang nagsasaya habang may 2 taong nasasaktan. Nawala na rin siya ng tiwala rito. Hindi niya kakayanin pang makasama ang lalaki habang palagi siyang mag-iisip na baka pagtaksilan na naman siya nito. Ayaw rin niyang lumaki ang sanggol sa sinapupunan ni Janine na walang ama. Hindi niya kaya yon. Lalo lamang siyang masasaktan kapag itinuloy niya ang kasal habang ang bata naman ay walang kinikilalang ama. Lumaki siyang ulila sa magulang at alam niya ang pakiramdam ng walang ama. She wanted to marry Carl. That was her dream. She had waited for that day to happen. Ang akala niya, hindi siya magagawang pagtaksila ng kasintahan niya. Ang akala niya, siya lang ang mahal nito. She promised herself to be good wife to him because she thought he was never going to look for somebody else. But she hurt him so badly. Hindi niya na inalam pa kung paano iyon nagawa ni Carl sa kanya. Ang mahalaga, inamin nito na ito nga ang ama ng bata. Inamin na rin itong pinagtaksilan siya nito. Hindi niya masabing hindi niya ito mahal. Subalit hindi na niya ito kayang tanggapin pa. May responsibilidad na ito at hindi niya kayang pakasalan ito habang may anak ito sa iba. Ginamit niya ang accommodation nila para sana sa kanilang honeymoon. Nais niyang lumayo pansamantala upang makapag-isip. Masyadong malalim ang sugat na idinulat ng mga ito sa kanya. Mahal na mahal niya si Carl at para na rin siyang pinatay nito sa ginawa nito. She needed to get away and forget him. She needed to ease the pain. God, if only she could. Nagpakalunod siya sa iniinom. Hinayaan niyang aliwin ang sarili sa lugar na iyon. Baka sakaling bukas pagising niya ay makalimutan na niya ang lahat. Pabalik siya sa Maynila at kaya niyang harapin si Carl nang hindi nasasaktan. Time passed. She shook her head when a man suddenly appeared in front of her. Perhaps she had drunk too many bottles. She tried to remember the reason why she was sitting on the bench in the middle of the night. But the man kneeling in front of her, he was wearing a pair of Hawaiian shorts, was very difficult not to look at. Slowly, her eyes lifted and her gaze moved up to his face. Maybe because of the influence of alcohol, she hiccuped and smiled a day smile. And maybe because she was drunk, in her eyes, the man was really gorgeous, a real hunk. Black hair, some of which hung loosely across his forehead. His nose was ridged. He had a sexy mouth, really sexy mouth. His face was lean and he was fair complexioned.
stark with concern, and his body was really dazzling. Well-defined muscles were all in places. Muli niyang ipinilig ang ulo niya. Bigla ang pagtambol ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi totoo ang lalaking ito, kung ano-ano lamang ang nakikita niya. Imposibleng may ganun kagwapo sa kanyang harap. Masyado lamang siyang lasing at delusional. Baka naman nahilo siya kanina sa pag-inom at tumama ang ulo niya sa bato. She must have walked her head and now she was unconscious, bleeding to death. And she was the angel of death. Iyon marahil ang dahilan. Puno ng pag-aalinlang, inabot niya ito at hinawakan sa pisngi. At talagang namangha siya nang hindi ito nawala. Patunay lamang na hindi ito isang ilusyon dala ng kanyang kalasingan. His lips twitched and when he spoke, it was carefully, as if he was talking to a child. "Lady, can you still remember your number? I think you have had so much drink." Her mouth a bit open. She nodded. She smiled warmly. His eyes crinkled. "Good. I think it's best if I walk you home, okay?" She hesitated for a moment. He seemed so understanding and so nice. Surely, she could talk to him. But through the dull beer-induced fussiness in her head and the thought of Carl suddenly flashing and the reason why she was really there irritated her. "Okay? No. It was not freaking okay. Back off," she hissed. Now. His eyes twinkled. "That's not very friendly." "I am not making friends." What she said didn't have a hint of sarcasm. "I don't feel very friendly today. Why don't you tell me why?" Ang kulit din naman ng lalaking to. Mas ito pa yata ang lasing kesa sa kanya. Ayaw siyang pigilan ito. "I'd rather swallow a handful of sand." Tumawa ito. Tingnan niya ng masama ito. Subalit sa halip na tumigil, itinakip lamang nito ang isang kamay sa bibig nito upang itago ang ngiti sa mga labi. "Leave me alone. I can't. You're drunk. Look, I don't know what you're after." Tumayo siya. "But you can look for it elsewhere." Hinalikuran at iniwan niya ito. "It's just occurred to me." Narinig niya ang sabi nito. Sumunod pala ito sa kanya. "They say that women who walk alone at night are the ones after something." Nagpanting ang mga tenga niya sa narinig. Kulang na lang ay sabihin itong siya ang may kailangan kaya lumapit ito sa kanya. Ang kapal ng mukha. Muntik na niyang harapin ito ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang iyon ang gustong mangyari nito. "Ha? Manigas ito." Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Pinanood ni Alvin ang babaeng naglalakad palayo. Nagtaka siya. Mukhang wala na yata ang epekto sa babae ang itsura niya. Hindi sa pagyayabang, karaniwang natutulala ang mga babaeng iningitian niya. Umapatingin lamang ang mga ito sa mga mata niya. But not this one. She was different. Hindi niya napigilang umisi. Kanina pa niya pinagmamasdan ito. Hindi siya nakatiis kaya nilapitan niya ito. He thought he could get her name. Actually, he wanted more than that. But when he approached her, he saw her drinking a bottle of beer. No, she had drank a lot of beer already when he came to her. She declined his offer to walk her to her cabin. Very, very amusing, he thought as he watched the petite lady with long shiny black hair stroll farther and farther away. She was interested so he followed her again. Mukhang lasing na ito dahil hindi yata nito alam kung saan ito pupunta. Hindi pabalik sa tabi ng nilalakad nito. Binilisan niya ang lakad upang maabutan. Sa paanumang paraan, nag-aalala siyang hayaang mag-isa ito. Masyado nang madilim ang nilalakaran nito at baka may hindi magandang mangyari kung hahayaan niya, lalo pa sa kalagayan nito. "You're walking in the wrong direction. There is no cabin here anymore." Ani niya nang makalapit siya rito. Napaiktad ito sa gulat at galit na nilingon siya. "Well, will you just stop following me?" sigaw nito. He smiled. "I told you I can't." "Well, mind your own business and get lost." "I can't. Stop bugging me, damn it," she said to his face. He winced at liking to her and to hear women, especially her. And he didn't even like it now.
He felt it wasn't like her cursing even if he didn't like and know her. A ray of moonlight struck her face, blowing against the creamy skin. Her eyes reminded him of a restless angel one minute, softly slanted and inquisitive, then innocent the next. Her pert nose was too cute for words, but her pouting mouth was really a work of art. "You shouldn't say nasty words," he said softly. "It doesn't suit your angelic face." Tumingalay ito sa langit. "Diyos ko po, ano na ba ang parusa nito?" Muli siyang napahalakhak sa tinura nito. Hindi na siya nagtaka kung bakit inais nitong sundan siya. "Interesante talaga ang babae." "Hindi ako parusa sa iyo," sagot niya. Muli siyang tiningnan ng masama nito. "Utang na loob, lubayan mo na ako. Maghanap ka na lang ng ibang mapagkakatuwaan mo. Hindi ako nagpunta rito para alawin ka." God, she really was innocent. How old could she be? No, how young? "Bakit ka ba nandito at nag-iisa? Wala ka bang kasama?" "Ano sa palagay mo?" Sarkastikong sabi nito. "I don't know. You tell me." Laglag ang mga balikat na bumuntong hininga ito. "Ano ba talagang kailangan mo?" "Wala lang. Gusto ko lang itanong ang pangalan mo." "Christy. Nice name. It suits you." "Ano na naman ngayon?" Muli siyang napahalakhak. "Alam mo na ang pangalan ko. Now, shoo!" Pagtataboy nito. Iwinasiwas pa nito ang dalawang kamay sa aktong pinapaalis siya. "I'm Alvin, by the way." "Oh, please." Exaggerated na sambit nito. "Maghanap ka na lang ng ibang makakausap." Hindi niya alam kung talagang lasing ito o sadyang bahagi na ito ng pagiging mataray. Lalo tuloy niyang hindi magawang iwan ito. "Okay, I'll leave you but let me at least walk you to your cabin." Pagpipilit niya. Pinagmasdan siya nito. Tila pinag-aaralan ng kanyang pagkatao. Naaaliw talaga siya kay Christy. She was an enigma not to mention. She was really beautiful. "Kapag ikaw, hindi pa ako tinantanan pagkatapos nito. Malilintikan ka na talaga sa akin." Puno ng pagbabantang saad nito. Napapangiting tumango siya. Mukhang pumayag na ito sa gusto niya. Nagsimula na maglakad ito. Hindi man lamang siya hinintay. Hindi agad siya makakilos. Lumungyon ito sa kanya. "Ano na?" Naiiling at nangingiting sinabayan siya nito. Sa kanyang paglalakad, pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging teenager dahil dito. Well, he wasn't that old. He was only 32 and he thought there was nothing wrong in feeling like a teenage boy again. Especially with this lady. He tried to make a conversation. "Where's your company?" "I'm alone." Napatingin siya rito sa dalawang dahilan. Una, maayos ang sinagot nito ang kanyang tanong. Pangalawa, pareho silang nag-iisang nagtungo roon. "Vacation?" "Mending some wounds." "Oh, so she was there to heal a broken heart. Maybe that was the reason why she was being irritable. Break up?" "Kind of." Anito habang nakatingin sa nilalakarang buhangin. "What? A loser or boyfriend?" Tumangutango ito. "A total loser." Na makarating sila sa cabin nito ay agad na nagpaalam ito. "Salamat. Pwede mo na akong iwan." May aniyang napapailing. "Aren't we being impolite?" "I said thanks already." Tumalikod na ito at nagtuloy-tuloy sa tapat ng pintuan ng cabin. "Hey, wait." Lumapit siya rito bago pa man ito makapasok sa pintuan at mapagsarhan. "What?" Anito na may iritasyon sa tinig. "Can I just say goodnight?" Natigilan ito. Tila noon lamang siya muling nakita. Ang tingin ito sa kanya ay katulad ng unang napatingin ito sa kanya sa beach. Tumango ito. "Good night," he said softly. He couldn't help himself. He slowly lowered his head and kissed her. He felt her stiffen, but she didn't push him away. He prepared himself for a slap from her for what he did. Kissing her was really an aggressive thing to do. They were both strangers to each other, but she couldn't blame him. That was what he wanted to do since he laid his eyes on her. He waited for that slap, but it didn't happen. To his surprise, she slowly kissed him back. And until that happened, he meant to savor the moment. He pulled her closer and kissed her even more. He could feel the drumming of her heartbeat. They kissed until they realized they were already inside her cabin. And that night,
That fateful night, he was totally lost in the passion they shared. Paano nga kaya haharapin na Christie at Alvin ang katotohanan kinabukasan sa kanilang pagising? Ano magaganap sa pagitan nila? Yan ang ating patuloy na aabangan sa susunod na bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwento ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.